Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Saan ito nang galing? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghayan ang mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. Mga kapodcast! Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. Nandito na tayo mga kapodcast sa huling episode natin ngayon dito sa ating serye na pinamagatang Japan Japan dito sa aming bayan. Dito'y pinag-usapan natin ang ilang lugar sa bansang Japan na inihalin tulad natin sa ilan sa mga lugar dito sa Pilipinas. Sa mga ngayon lang nag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Podcast Man, sa mga ngayon lang nag-follow sa mga social media natin, Facebook, Instagram, TikTok, and then sa mga ngayon lang nag-follow sa mga podcast platforms natin, lalo na sa Spotify, ang mga pinag-usapan natin dito sa unang episode, pinag-usapan natin yung kabisera ng Japan na Tokyo. And then yung barangay Mintal sa Davao City na kung saan tinagurin itong Little Tokyo bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. And just recent lang sa huling upload natin, pinag-usapan natin ang Sagano Bamboo Forest sa Kyoto. And then ikinompare naman natin siya sa dalawang bamboo forest sa Baguio. And then yung sa Bilar Man-Made Forest sa Bohol na although hindi naman siya kawayan, hindi naman bamboo forest yun. Bagus iyon ay puno ng mahogany. Pero yung ambience, yung view ay maiko-compare natin doon sa Sagano Bamboo Forest sa Kyoto. And ngayon, nandito na tayo sa huling episode natin sa ating Japan series. Ang Mount Mayon at Mount Fuji ay mga pamosong bulkan sa Pilipinas at Japan respectively. At sa episode na ito, mas lalo pa nating kikilalanin ang mga bundok na ito na ngayon ay tinatawag ng Sisterhood of Fire and Ice. Ano kaya nangyari yun? Unahin muna natin pag-usapan mga kapodcast ang Mount Fuji, ang pinakamataas na bundok sa buong Japan na may taas na 3,776.25 meters o katumbas ito ay 12,389.3 feet above sea level. Ito ang ikalawang pinakamataas sa bulkan sa Asia na matatagpuan sa isang isla. Ito ay kasunod ng Mount Kerinci sa Sumatra, Indonesia na may taas na 3,805 meters o 12,484 feet. At pangpito naman ito ang Mount Fuji sa buong mundo sa pinakamataas na bundok na matatagpuan sa isang isla. Dito ang pinakamataas naman ay ang Karsten's Pyramid o kung tawagin ng mga locals ay Puncak Jaya na matatagpuan naman sa isla ng New Guinea sa Indonesia na may taas na 4,884 meters o 16,024 feet. Itong Karsten's Pyramid mga kapodcast, share ko lang. Isa ito sa mga inakyat na bundok ni Romy Garduce. Kung matatandaan niya siya noong 2006, siya ang kauna-unahang Pilipinong nakaakyat sa Mount Everest. And after nung sa Mount Everest, yung iba pang 7 summits sa magkakaibang kontinente naman sa buong mundo ay kanya nang naakyat. Okay, so balik tayo sa topic. Ang Mount Fuji ay matatagpuan sa boundary ng Shizuoka
at Yamanashi Prefectures sa isla ng Honshu. Ano ba itong prefecture, mga kapodcast? Sa Japan, ang prefecture ay isang regional authority na binubuo ng mga bayan. Kumbaga sa atin, ito yung mga probinsya, diba? Ang Japan ay nahahati sa 47 prefectures at katulad sa Pilipinas na ang bawat lalawigan o bawat probinsya ay pinamumunuan ng gobernador, ganon din ang mga prefectures sa Japan ay pinamumunuan din ng gobernador. Kapag maliwalas ang panahon, mas lalo mo pang matatanaw ng mas malinaw ang Mount Fuji mula sa mga lungsod ng Tokyo at Yokohama. O di kaya habang nakasakay sa tren mula Tokyo papuntang Nagoya, Kyoto o Osaka. Lalo na kung halimbawa nakasakay ka sa yung bullet train, kung tawagin sa kanila. Isa ring hugis-apa ang Mount Fuji pero balot ng niyebe ang tuktok dito na nangyayari sa loob ng 5 buwan kada taon. Isa sa sinasabing pinakamalapit na alamat na pinagmulan ng pamosong bundok na yan sa Japan ay mula sa kwento ng mga ngahoy na si Visu na nagising isang gabi dahil sa ingay na nagmumula sa lupa. Sa pag-aalakalang magaganap ang lindol, inilikas niya ang kanyang pamilya at mula sa pintuan, nakita nila na naging bundok ang isang dating patag na lupa na siyang ikinamangha ni Visu. Dito niya pinangalanan ang bundok na iyon na Fujiyama, nang ibig sabihin ay walang kamatayang bundok. Isa ang Mount Fuji sa tinaguriang Three Holy Mountains ng Japan kasama ang Mount Tate at Mount Haku. Huling beses nangyari ang pagsabog ng Mount Fuji mula 1707 hanggang 1708. Yes mga kapodcast, tama po kayo nang narinig. Isa rin pong bulkan ang Mount Fuji. Itinuturing din ng Mount Fuji bilang special place for scenic beauty at isa sa mga historic sites sa Japan. Noong 2013, isinama ang bundok na ito sa World Heritage List ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO bilang isang cultural site. Ayon sa UNESCO, maraming mga artist at poets ang na-inspired sa bundok na yun at naging lugar din ito para sa mga pilgrimage sa nakalipas na siglo. From Mount Fuji, dadako naman tayo sa Mount Mayon. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Albay at ito ang highest point sa buong Bicol region na may taas na 2,463 meters o 8,081 feet. Tinaguriyan itong perfect cone dahil katulad sa Mount Fuji, eksaktong pagkakahugis nito na apa. Nasa pinakasentro ng probinsya ng Albay ang Mount Mayon, na pinaghatian ng lungsod ng Legazpi, mga bayan ng Daraga, Kamalig at Ginobatan, mga lungsod ng Ligao at Abaco, at mga bayan din ng Malilipot at Santo Domingo. Marami ng mga insidente ng pagsabog ng bulkan ang naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakaunang pagsabog ay naitala noong 1616. Pero ang pinakamapaminsalang pagsabog ng Mayon ay naganap naman noong February 1, 1814, kung saan 1,200 residente ng dating bayan ng Kagsawa ang nasawi. Noong November 30, 2006 naman, rumagasa ang putik at lahar kasabay ng pananalasa ng Bagyong Riming at ito ay nasa mahigit 1,000 ang naitalang patay sa trahedyang ito. Ang pangalang bulkang Mayon ay mula sa alamat ni Daragang Magayon at ng kanyang pinakamamahal na si Panganoron. Sinasabi sa alamat na sa lokasyon ng bulkan nakalibing ang magkasintahan. Ito yung, hindi naman siya parang Romeo and Juliet yung ano yung love story nila kasi wala namang family feud na naganap eh, diba? Yung kung saan, tawag ito, natalo nga ni Panganoron yung kalaban. Ang kalaban niya dun is, gusto niya mapangasawa dun si Magayon, diba? Eh, natalo na nga ni Panganoron but unfortunately, siya ay napatay ng isa sa mga sundalo ni nung kalaban. And then, syempre, naghinagpis si Magayon. Kaya nangyari, ginawa niya yung parang, I think parang punyal yata yun sa kay Panganoran. And doon niya sinaksak yung sarili niya. Doon sinaksak ni Magayon yung kanyang sarili. And then, yung tatay ni Magayon ay nagpasya siya na ilibing yung lovers, yung magkasintahan, doon sa site, sa location ng bulkang Mayon. And napansin ng tatay na hari na umuumbok yung
yung lupa na nagkokorteng bundok. So doon na nagsimula yung bulkang Mayon. Mula nga kay Daragang Magayon. Una itong idineklara bilang National Park noong July 20, 1938. Ito ang kauna-unahan dito sa Pilipinas. Naging isang natural park naman ito noong 2000 at idineklara naman ng UNESCO bilang centerpiece ng Albay Biosphere Reserve noong 2016. Sa kasalukuyan ay nominado ang Bulkang Mayon bilang isang World Heritage Site. At dahil itong pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas, regular na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhIVOLS ang Bulkang Mayon. Upang mas may pakilala pa ang turismo sa dalawang bulkan, lumagda sa isang kasunduan ang mga delegado mula sa Albay na pinangungunahan ng Department of Tourism o DOT Region 5 at mga lokal na opisyal ng lungsod ng Fuefuki at Yamanashi Prefecture noong 2016. Dahil din sa dami ng mga pagkakahalintulad, ang partnership ng dalawang bulkan ay binansagang Sisterhood of Fire and Ice. Ang fire ay sumisimbolo sa bulkang Mayon dahil sa pagbubugga nito ng lava. Natural, diba? Bulkan nga eh, diba? Habang ang ice naman ay sumisimbolo sa Mount Fuji dahil sa niebe nito sa tuktok. Sa kasalukuyan, maaari mong mapuntahan ang Fuji Goko Region o sa Ingles ay Fuji Five Lakes sa paanan ng Mount Fuji at ang Hakone na isang hot spring resort. Bukas naman ang Mount Fuji para sa mga gustong umakyat mula Hulyo hanggang Agosto. Mapupuntahan din dito ang kanilang Shinto Shrine, ang kilalang Shinto Shrine sa Mount Fuji, ang Fujisan Hongu Sengen Taisha. Samantala, dinarayo naman ang paanan ng Mount Mayon para sa mga gustong subukan ang All-Terrain Vehicle o ATV Ride. Ito yung parang motor siya na apat na gulong eh, na kadalasan minamaneho siya sa mga lubak na daan, ba? Sa mga mababatong terrain. Kung ang perfect view na pang Instagram ng para sa Mount Mayon ay kasama yung Kagsawa Ruins, which is located siya sa bayan ng Daraga, ang perfect view naman ng Mount Fuji na Instagram worthy, ito naman yung kasama ang Chureito Pagoda. Napapaisip kayo mga kapodcast, ano itong nasa suot ko sa ulo? Ang tawag dito sa Japanese ay Hachimaki. Hachimaki, isa itong traditional na headband ng mga Hapon. Karaniwang gawa ang Hachimaki sa mahabang piraso ng tela na kadalasan ito ay kulay puti. Okay? Now, di kaya minsan meron din itong kulay itim o kulay pula. At sa gitna ay may pulang bilog na may nakasulat na kanji character sa magkabila nito, katulad nito. Ayan. Mamaya ko i-explain kung anong ibig sabihin nito. Ngayon, mga kapodcast, pag sinabing kanji, isa itong sistema ng pagsusulat ng mga Hapon na hango sa wika ng mga Chino. Ulit tayo. Ang Hachimaki ay nangangahulugang helmet scarf. Walang tala kung kailan unang ginawa at isinuot ang Hachimaki. Pero sinasabing una itong isinuot ng mga samurai sa ilalim ng kanilang mga helmet para mas komportable ang kanilang pagkakasuot. Na-imagine nyo yung mga samurai, di ba? By the way, ang samurai, ito yung mga warriors sa Japan. Yung sinasabi nating samurai na espada ng mga Hapon, ang tawag naman doon ay katana. Okay? So tuloy tayo. Sinusuot rin ito ng mga sundalong Hapon, lalo na ng mga kamikaze pilots noong World War II. Sila yung mga piloto ng Japanese Imperial Air Force na handang mamatay para alam mo na para sa kanilang bansang Japan, di ba? Sa kasalukuyan, maging mga ordinaryong Hapon, lalaki man o babae, ay nagsusuot rin ng Hachimaki. Pinapakita ng mga Hapon ang kanilang lakas, tapang at pursigi habang suot nila ito. May iba't ibang slogan ang nakasulat sa telang ito. Meron yung tatawag na Ichiban or sa Ingles ay number one, Gogaku o sa Ingles ay success, Hisho o determined to win sa Ingles,
Nihon or Nippon, ibig sabihin nun ay yung mismong bansang Japan. Ang Kamikaze or Divine Wind at yung Tokon of Fighting Spirit. So mga kapodcast, ang nakasulat dito sa aking Hachimaki ay Nihon or Nippon. Ang ibig sabihin ay yung bansa nila mismo, Japan. And with that, dito na po nagtatapos ang ating serye na Japan, Japan dito sa aming bayan. Sa seryeng ito, mas lalo pa nating nakilala ang bansang Japan, ang kultura at kasaysayan nito, at nalaman rin natin ang istorya ng bawat lugar doon at maging sa ilang mga lugar dito sa Pilipinas na maikukumpara natin sa ilang mga lugar doon sa Japan. So, hindi pa tayo nagtatapos sa mga travel abroad natin dito sa GPS Podcast. Natapos na tayo sa Europe, natapos na tayo sa South Korea, and ngayon, natapos na rin tayo sa Japan. So, where do we go next? Diba? Ika nga ni Boots kay Dora. Okay, so more episodes coming your way. So please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast Demands. And subscribe to our YouTube channel, Podcast Demands. And don't forget to click the notification bell button. And mapapakinggan nyo po ng libre ang GPS Podcast sa Spotify, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle, sa Apple Podcast, at sa Podvine. Ito po si Mans, at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Do marigeto gozaimasu! At yan, isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.